Yun, welcome back ulit, Beach Daddy Butingting's Mini Aviary. So for today's video, eto, nandito tayo sa breeder's lock natin today, ayan. Dahil magsiset tayo ngayon ng pugad ng ilan sa mga breeders natin dito, ayan. So ito, bibigyan natin ng pugad ngayon. Etong si Berna at si Waki, dahil ilang araw na rin sila magkasama, almost 1 week na. At nakikita ko na rin umuupo araw-araw etong si Berna. So baka mangitlog na to. Ayan, bago pa mabasag yung second clutch nila, kailangan bigyan na natin sila ng pugad. Gagamitin pa naman natin yung second clutch nila para sa April or May, ihahabol pa natin. Ayan, kasabay na itong dalawang young bird natin dito. Ayan, anak ng ating pure Arabo line cross dito sa Vandenbroek Tagaytay natin. Galing naman sa tropa natin na si Madla. Ayan, and then meron pa tayong iseset na isang breeder pa dito sa ibaba mamaya. Ayan, yung floor zone natin na galing naman sa tropa natin na si Lito. At yung Charlie Chen natin na nanay naman nila Boy Netoy. Bali, 6 na young birds yung inaasahan natin kung mabubuhay yung magiging dalawang itlog nito at yung dalawang itlog pa na magiging breeder natin sa ibaba. Ayan, 6 yung magiging young bird natin para sa April, mga kabutingting, kasama itong dalawa na to. Ito, buhay na to, dalawa. Ayan, diba? So, set na natin yung pugad nila dito. Ayan, meron na tayong ready yung pugad. Andito, binilad natin, mga kabutingting. Ayan, nakabilad sa itaas maghapon para nun eh. Tuyo-tuyo yung buhangin natin. At saka dinisinfect natin ng konti to. Lagyan natin ng Clorox. Sinispray natin ng Clorox. Ayan, para nun eh, siguradong malinis yung pugad. Ayan, buksan natin yung pinto nila dito. Ayan. So, bibigyan natin ng pugad ngayon si Berna dito. Para kung umitlog man siya mamaya, eh hindi mababasag yung unang itlog niya. Sayang naman pagka nabasag. Ayan, kinondisyon pa naman natin itong dalawa na to para nga maging maganda yung second clutch nila. Ayan, so kaya pa natin isang pugad dito. Ito naman yung para sa Charlie Chen natin tsaka sa floor zone natin. Ito. So na-disinfect na rin natin ito, nabilad na rin natin maghapon kaya siguradong patay yung mga germs, kung meron man germs dito. Ayan, pasok muna natin dito. Yun. Ayan, ito yung sa isang breeder natin. Ayan, so all set na dito sa ibaba. Ayan, ilalagay na lang natin dito yung isang breeder natin, yung floor zone natin, at yung Charlie Chen natin. Ito, sinasakyan na agad ni Waki yung itlog nila. Ay, itlog nila yung pugad nila dito. Ayan, no? So, binichay natin yan. Makikita nyo, pinong-pino yung buhangin natin. Ayan. Saka natin, isprayan ng konting Clorox para nga eh, patay yung mga germs kung meron man. Para malinis na malinis yung buhangin nila. Ayan. So, ito, kunin naman natin yung isang gagawin natin breeder para sa baba. Ito, kunin natin yung red grizzle natin dito. Ay, napakagandang floor zone nito. Pop color. Red grizzle o brown grizzle. Ayan, basta grizzle. Ayan, gandang grizzle, mga kabutingting, diba? Ito yung cock natin. Unahin na natin to. Ayan, excuse me sa mga sinampay. Dami sinampay na ermat. Ayan, nalagay na natin siya dito sa ibaba. Okay. Kunin naman natin hen. Ito, kunin natin nanay nila Boy Neto dito. Malapit na rin umitlog to eh. Ayan ka na. Ayan, lilipat natin sila ng breeder cage para mas maganda. Ayan. Okay, ayan. So, all set na. All goods na yung mga breeder natin dito. Ayan, ang ganda ng parisan natin dito sa baba, no? Of color, red grizzle. Ayan, di ako sure kung red grizzle tawag dyan o brown grizzle, pero napakaganda ng kulay, di ba? So, may dugo pa yan ng ibon ni Rezo, kaya napakaganda ng ibon natin na to. Ayan. So, umabot daw to ng second lap ng south, kaso na-disgrasya yata, makikita nyo, eh putol yung daliri na itong cock na to. So malamang to na-disgrasya, nadali nung second clutch, kaya hindi na nila tinuloy yung laban dito, diba? Eh no, siguro sugatan, baka nalawin, no? Kaya naputol yung daliri niya. Ayan, so ayan na muna natin sila dyan. Then ito, pinupuntahan na rin ni Berna yung pugad nila. Ayan, ayan na muna natin yung mga warriors natin dito, yung mga breeders natin. Ayan, dahil kakamustahin nga natin si Kokoy, mga kabutingting. So meron nga tayong hindi kagandahang balita
sa alaga natin, sa kaibigan natin si Kokoy. Kasi nga, parang nabulag yung ibon natin mga kabutingting. Nakapikit yung mga mata ni Kokoy. Ayan, so pupunta natin siya sa breeder's loft ng mga lovebirds natin. Kaya samahan niyo ako today. Tara! So eto na nga mga kabutingting, dito na tayo sa breeder's loft natin. Ayan, nakamask muna tayo. Hindi pa kasi ako masyado nakapaglinis dito sa breeder's loft natin. Masyado tayo makakalanghap ng balahibo. Ayan. So bago natin kamustahin si Kokoy mga kabutingting, eto, update ko muna kayo ng konti sa mga breeders natin dito. Ayan, sa mga painakay na meron tayo ngayon. Ayan, so dito medyo malalaki na. Malapit na nating i-harvest yung mga B1 dito natin, o yung mga parblue natin dito. Na split o 5 cup. Hindi pala kita, nasa dulo, malalaki na mga kabutingting. Kunin natin. Ayan. So, nakahawak na ako ng patoka kanina, kaya okay lang yan, nakahawakan natin. Ayan, di ba? So, ito, ang ganda oh. Parblue ewing, split o 5 cup. Dalawa yan, ganyan di tsura nung isa. Kunin natin. Ito. Ayan, oh. So, gagandang ibon mga kabutingting. Mga anak yan ni Aliana, tsaka ni Lito. Yan, so medyo madilim na mga kabutingting. Nakasarap pa yung pinto natin. Kasi nga mamaya papakita ko sa inyo si Kokoy. Ayan, nandiyan si Kokoy sa ibaba. Pakita ko sa inyo yung ibon natin. Para nabulag ata eh. Ayan, and then dito. Ayan, pisa na yung tatlong inakay natin dyan sa itaas. Eto, puntahan natin. Ayan, palabasin muna natin yung mga breeders natin. Ayan. So, eto, meron silang tatlong inakay. Ayan. So, maganda yung bilang natin dito. At least tatlo yung inakay natin dito. Medyo may dumi yung isa, tanggalin natin. Yun. Ayan o, tatlo. Mga kabutingting. So, pwedeng maging sexlink hen yung dalawa dyan, yung isa. Or pwedeng maging sexlink cock lahat ng mga to, split opa. Ayan, eto. Anak ni... Ang pangalan nito. Anak to ni Pacquiao. Ayan, ni Pacquiao at saka ni Jinky. Mga kabutingting, ayaw mag-focus. Eto, buta natin. Yun, no? Diba? Magandang mga ibon. Isang blue opaline at isang violet parblue ewing hen. Ayan. Sarang natin to. And then dito, meron tayo isang inakay dito sa nest box na to. Ayan. Hindi pa tayo dito. Ito, meron tayo isang inakay dito. Anak naman ni Alwina. Ayan. At ni Agilus. Ito, napakaganda. Isang parblue opaline edge. Ayan, so pag naglalabas sila ng parblue opa, laging edge. Yung unang anak nila na parblue opa, edge din. Ito, ayan, anak nila Alwina Agilus to. Itong parblue edge opa natin na to. Ayan, napossible pack. Ayan, napakaganda o. So ganun na naman yung anak nila ngayon. Ayan lang, turquoise siya ngayon, ayan o. Diba? So yung iba na pagkakamalan to na green. Ang tawag ng iba dito, turquoise green. Ayan. So walang turquoise green mga kabutingting. Meron lang tayo turquoise blue. Yan. Turquoise blue ang tawag dyan. Kahit na mukhang green yung kulay niya. So kaya naging turquoise kasi nga mukha siyang green, di ba? Pero blue pa rin ang tawag dito. Turquoise blue, mga kabutingting. Yan, napakagandang ibon. No? Parblue. And then mag-green-green yung balahibo niya. Yung katawan niya. Yan, gandang ibon na ito paglaki. Edge din siya. So possible cock na naman to dahil nga edge na naman siya. Ayan, so madalas kasi sa edge mga cock. So ang naglalabas ng edge dyan, yung cock natin dito, ayan, may lahi ng edge to eh. Ayan, mabuksan. Ayan, may lahi ng edge yung parblue natin dito na split opa na si Agilus. Ayan, so ayan lang yung mga painakay natin. Isa dito, tatlo doon, and then dalawa doon sa baba kay Aliana at kay Lito. Yung dalawa natin dito, binigay natin kay Mami Butingting. So nag-handfeed siya ng Butingting ng mga ibon. Ayan, so papakita ko sa inyo yung handfeed niya. Pero ngayon kakamustahin nga natin si Kokoy. Dahil nga yung ibon natin parang nabulag mga kabutingting. Ito yung ibon natin, ayan. Si Kokoy tsaka si Pony nandito sa ibaba. Palabasin natin. Kokoy. Ito si Kokoy, ay lumipad. Si Pony, palabasin na rin natin. Pony, sige na. Pony, oh, go. Jump. Ah, lipad. Go. Yun. Ayan, punta natin silang dalawa dito. So, ito si Kokoy yung mga kabutingting. Ayan. So, makikita nyo. Focus natin ang kabutingting. Ayan, no? Nakapikit yung isang mata niya. So, ngayon, nakadilat yung isang mata niya ng maganda. Ayan, maganda yung pagkakadilat niya ngayon. Ito. Ayan, tanggalin natin yung flash.
Ayan, medyo madilim lang eh. Ayan, tutok natin dito. Ayan oh. So, eto yung isang mata niya. Ayan, maayos naman. Maayos siya ngayon ha. Ngayon ko lang siya nakita ng ganito kaayos yung isang mata niya. And then yung isang mata niya, ayan oh. So, parang medyo nagluluha na para, ayan oh, kinukuskus niya oh. Diba? So, madalas siya, nakikita ko yan, nakapikit pareho, dalawa. Pag pinapakain ko siya, nakapikit siya. So, hindi siya nakakalipad ng mga nakaraang araw. Buti ngayon, ayan. Kanina umaga, nakapikit yung isang mata niya na to. Pero ngayon, nakadilat na rin. Mabuti naman. Ayan. So, nakita niyo, kinukuskus niya. Yung isa niya, ayan, maayos na. So, magandang balita naman pala ngayon. Ayan. Ngayong hapon lang yan, mga kabuting-ting. Kaninang umaga, talagang sarado yung isang mata niya. So, nung mga nakaraang araw, dalawang mata pa yung nakasara dito kay Kokoy. Mabuti na lang ngayong hapon, eh, okay na. Mukhang okay na. Ayan. So, hindi ako sure kung ano nangyari sa mata niya. Eh, kinukuskus niya pa rin. Makatipad din. Parang mahapde ng mga nakarang araw. Kamot siya ng kamot sa mga mata niya habang nakapikit. Ayan. Hindi ko alam kung ano nangyari sa ibon natin. Pero mabuti na lang. Ngayong hapon, ayan, okay na. Mukhang okay na yung ibon natin, di ba? So, ang ginawa ko sa kanya, eh, puro mga natural medicine lang. So, oregano. Eh, mga oregano natin sa labas. Ang dami. So, oregano. Tsaka, sinasabay natin siya sa bawang juice ng mga kalapati natin, mga warriors natin. Pinapainom din natin sila ng bawang juice. Ayan, natural antibiotic. So, ngayong hapon, ayan, okay na. Diba? Okay na ibon natin. Very good, Koy. Okay. Kiss. Very good. Yeah. Come. Yeah. Yun. So, natakot ako. Kala ako mapapano na yung ibon natin. Kaninang umaga, nakapikit talaga to eh. Yung isang mata niya talagang sarado. And then yung nakaraan niya talaga sarado, dalawa. Yan. Pero malakas yung ibon natin. Kahit na nakasara yung dalawang mata niya nung mga nakaraan, kumakain naman siya ng maayos. Yun nga lang, hindi siya nakakita kasi nga nakapikit yung mata niya. Ayun, no? Nangangati pa din. Tsaka parang may muta-muta. Ayan, no? Parang may muta-muta yung mata niya. Ayan, no? Diba? Parang mahapdi. So, hindi ko sigurado kung anong meron sa mata ni Kokoy. Ayan, baka alam nyo, comment kayo down below para malaman natin kung anong dapat gawin natin, yung tamang dapat gawin natin dito sa ibon natin. Kasi ngayon nga, puro mga natural medicine lang yung binibigay ko. Natural antibiotic. Oregano, bawang lang yung ibon natin. Ayan. Wala pa ako ibang binibigay dito. Pero kung nagdire-diretso to, baka binigyan ko na ng Betracin Gold. Pero ngayong hapon, eto, buti na lang, nakadilat na yung ibon natin na si Kokoy. Ayan o. Oh. Okay. Yan. So, magandang balita naman pala. Buti na lang, mga kabuting-ting, ha. Di ko alam yan. Di ko alam na nakadilat na siya. So, ipapakita ko nga sana yung ibon sa inyo na nakapikit. Pero mabuti na lang talaga. Mas gusto ko na to na nakadilat na yung ibon natin. Although, nangangati pa siya. Mahapdi pa, eh. Pumipikit-pikit pa. Diba? Ayan. Pero mas maganda na yung kalagayan ni Kokoy natin yun. Ayan. So, ayoko rin makita ninyo na di okay yung ibon natin, eh. Kaya mas maganda na ganito yung update natin ngayong hapon dito kay Kokoy. Yan. Kokoy, isang taon na nga natin kasama si Kokoy. Kaya talagang dapat inalaga natin to, nagkakaedad ng ibon natin. Yan. Okay, mga kabuting-ting. Okay na si Kokoy ngayon. Kala ako mapapano yung ibon natin. Buti na lang matibay ang ibon natin na si Kokoy. Yan.